Good evening sa inyong lahat guys. Sa maganda ko sa Pilipinas guys. Lusun business Mindanao. Palagi po kayo mag-ingat sa guys. At maging sa ibang bansa guys. Sa mga Pilipino. Palagi po kayo mag-ingat sa ibang bansa. Ngayon guys, ay Marso 25, 2023. Pag-usapan natin sa gabing ito guys ay ganito pagbibitiw ng SRE chip kinumpirma ng palasyo. Nagbitiw guys ito guys. Nagbitiw ito guys yung ano SRE chip, ha? Yung hipi ng SRE guys. Nagbitiw kinumpirma ng palasyo. Yan. Kinumpirma ni Presidential Communication Office of PCO na nagbitiw na sa pisto si Sugar Regulation Administration Administrator David Jan Tadios Alba. Yan. Ito yung guys, si Tadios Alba guys, ha, nagbitiw na Administrator David, ha, ito yung pangalan guys, si David Jan Tadios Alba. Sinabi ng PCO na bumisita si Alba kay Executive Secretary Lucas Bersamin noong Martes, Marso 21 para ihayag ang desisyon na nagbitiw sa pisto dahil sa kanya raw guys na kalusugan. Yan. Dahil sa kanyang kalusugan guys, kaya siya nagbitiw sa SRE. Yan. Ang ibig sabihin ng SRE guys, ha? Regulation Administrator, Administration Administrator, ha? Yan ang ano guys, ibig sabihin ng SRE. Sugar Regulation Administration. Yan. Dahil sa kanyang kalusugan guys, kaya ito nagbitiw sa pisto. Nag-uusap pa umano si Bersamin kay Alba na huwag itutuloy ang pagbitiw sa pisto, subalit bigo ang kalihim na pigilan ang pagbitiw ng SRE chip itong si Alba, ha? Administrator David Jan Tadios Alba visited Lucas Bersamin last Wednesday informing him of his decision to resign. Lucas Bersamin persuaded him not to, but the reason his worsening health condition, pahayag pa ng PCO. Magiging epektibo mano ang resignation ni Alba sa April 15 para makapaghanda naman sa itatalagang kapalit niya. Upon the directive of the President, his resignation will be effective on April 15 to prepare the appointment of his replacement, pahayag pa ng PCO o Presidential Communication Office. Yan, hindi natin alam guys kung bakit ito nagbitiw si Alba guys, ha? Hindi natin alam guys kung bakit nagbitiw ito guys si Alba. Kasi buhay niya yan, kasi nga daw nasa kanyang, dahil sa kanyang kalusugan guys, kaya siya nagbitiw. Hippie guys, ha? Hippie ng SRP nagbitiw dahil sa kadahilanan ng kanyang kalusugan. Wala na tayong ano rin guys, no comment ako dyan, buhay niya yan. Yan. Tapos ngayon guys, ito pa guys, inugto natin guys, si Katapang guys. Si Katapang, ha? Si Katapang guys, itinalagang biocorsip ng palasyo. Yan. Itinalaga na ito guys si ano si Katapang bilang permanent biocorsip dahil nga tinanggal na si guys si ano si Bantag, tinanggal na. Yan. Tuluyan ng sinibak, ha, tuluyan ng sinibak sa pwesto ni Bongbong Marcos Jr. si dating Bureau of Correction Bucor Director General Gerald Bantag. Ito ay matapos italaga na ng Pangulo bilang bagong pinuno ng Bucor at General Gregorio Katapang Jr. Si Katapang ay nagsilbing officer in charge lamang habang nakasuspindi si Bantag dahil sa mga kasong kinakaharap niya, dulot na rin ng mga na-discovery sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Bucor. Yan. Ang appointment paper ni Katapang ay pirmado na ni Bongbong Marcos na may pitsang Marso 23, 2023. Yan.
Yan muna ang pag-usapan natin, guys. Si Katapang na ngayon, guys, ang bagong jefe ng Biocor. Dahil tuluyan ng sinibak ito, guys, si Gerald Bantag. Yan. Tuluyan ng sinibak ito, guys, si Gerald Bantag. Yan muna ang pag-usapan natin, guys. Kung saan kayo naroon, guys, lagi kang mag-ingat. Ingat kayo palagi, guys. Yan.